Sige anak, magpahinga ka na ha. Mahaba pa ang araw natin bukas. Ah, sige, sige. Mag-iingat ka ha. Kaya rin ay. Ingat. Apo? Ang wapi-wapi. Ingat kayo. Tol, ingat kayo dito. Oo naman, pero gusto po na tayo. Okay lang? Sige, sige. Akin na to. Hintayin ka na lang namin sa labas, ha? Tagal natin hindi nag-uusap, eh. Tol, ikaw lang bahala sa kanila, ha? Oo naman, Tol. Ikaw lang bahala sa mga yan. Walang mangyayaring masama dyan pa ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung sakaling hindi na ako makuuwi, ikaw lang bahala sa kanila. Huwag kang magsalta ng ganyan. Maayos din to. Masyadong mabigat ang ebidensya laban sa akin, Tuan. Maaari akong makulong habang buhay. At posible, hindi na ako makalabas na buhay. Alam mo, Tol, ikaw talaga ang uno kong best friend. Ang una kong kapatid. Kaya ikaw lang ang pwede kong asahan. Kuya, huwag mo sila pababayaan. Tanda mo ba ng mga bata kayo? Napaka-strict ako sa inyo. Kapag may natutunugan ako, kalokohan na gagawin nyo, pinaparusahan ko kaagad kayo. Auntie, pagkakamali nga lang po namin na, paalo agad kami sa inyo eh. Kasi alam mo, anak, takot ako. Masasabot kayo sa kahit na anong gulo. Yung mapunta kayo sa mali. May impluensya ng masamang barkada. Mga illegal na kalakaran. Mga masamang bisyo. Makasama kayo sa sindikato. Pero alam mo, minsan, hindi inaisip na mangyayari ito kay Gia. Yung masakot siya sa ganitong gulo. Kulong siya. Imagine, hindi yung pumasok sa isip ko. May huwag ginagintindihin si Jaya. Hindi lang matapang yun, di ba? Kaya-kaya nun yung sarili niya. Baka ayaw niya nakikita mo umiiyak kayo. Takot ako na muna eh. Ito na ako.